Morning pa mga katrabaho, bali part 11 na po ng ating paggawa ng sidecar. Unang-una sa lahat, sabi ko nga maraming salamat, nakakaabot kayo sa part na to. Sana lagi tayong ligtas sa paggagawa. Sana po sa mga nag-aaral, ganun din po. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa paggagawa ko. Sana marami kayo natututunan. Ganun din po sa mga nanonood na gusto lang po makita kung ano po yung mga ginagawa. Sana po nakakakuha kayo ng idea. Halimbawa sa mga tricycle nyo, sa pwede nyo idagdag sa mga sidecar nyo. Sana may makita kayong design na pwede nyo ipagawa. Kahit kanino man, basta sana may napupulot kayong aral sa mga ginagawa ko. Bali ngayon, part 11 na po tayo ngayon ng paggawa ng sidecar. Ang gagawin natin ngayon yung pangharapan sa mismong ano niya, yung mismong ibaba. Pakikita ko lang mamaya. Siya nga pala, nung mga nagdaang vlog ko, may pinakita po akong trophy. Yun, ayan po yung mga nasa likod ko. Bali, kung matatanong nyo kung nasaan yung tricycle na pinanlalabang ko noon, bali, binenta ko na po. Siya yung pinanimula ko dito sa negosyo. Bali, yung tricycle na po yun, ito po yung design niya noon. Bali, pakita ko lang po. Yan po yung panlaban ko noon. Ngayon po, hiwa-hiwalay na siya. Ang natira na lang sa akin, yung motor na lang po at saka yung mukha. Yung robot. Ngayon po, may bago tayong sidecar. Yung pinakita ko nga ng mga nagdaan kong vlog. Bali, ano na lang. Wala pa siyang mga design. Mag-iipon pa po tayo ng pang-design niya. Baka sa mga darating na panahon na vlog natin, mag-ano ako ng show, mag-vlog ako doon sa may show na ilalaban yung aking sidecar. Bali, na-update ko lang po. Bali, ang gagawin natin yung pinaka doon sa yung pinaka square na binutas natin. Bali kasi naka ano na tayo ng round bar. Ito po 'yon, nakabili na po tayo ng round bar para dito na ito na unahin natin para tapos na siyang tignan. Next yung ano natin, yung pinakadila spoiler. Bali, update ko lang mamaya yung pinaka padron. Gumawa po ako ng padron para dito sa ano natin, para makuha natin yung tamang sukat. Papakita ko lang po mamaya. Ayan po, tumabas tayo ng padron. Bali, kung mapapansin nyo, may guhit siya na ganon para makuha natin yung tamang tulis na paganyan niya. Ayan. Tapos eto pala, kaya may guhit din, ayan yung tutupin nating paloob. Paeskwala. Nakapaeskwala yan. Basta mamaya papakita ko kung paano ko siya tinupi. Tapos, yun yung pang ilalim. Ito naman yung pang ibabaw. Bali, papel pa lang po ito. Ito yun. Ganito kalalabasan niya. Kung sa pang ibabaw siya, ganyan. Ganyan ang magiging forma. Yung pang ilalim, ito. Tapos, sa side niya, ito. Mga trabaho. Yan. Kung napapansin nyo, yan yun. Pinaka side. Dito yan nakatayo. Ganyan yan. Tapos dito pala, ang sukat na ginawa ko, sakit lang, i-ano ko lang. Dito, 1.5. Sa inches po tayo, 1.5. Yung pat sumunod, dito, 3. Tapos dito, kung ilan yung kalabasan ng ano natin, taas nito. Tapos, lagi yung susukatin dito, dito, at saka dito. Kasi, hindi yan nagpaparehas sa pagtupi. Hindi mape-perfect yan pagka tutupiin mo sa mano-mano. Kasi, pag pinit-pit mo siya, lumilis minsan yan. Kagaya nito, 1 feet siya mahigit, no? 1 feet mahigit. Ngayon, dito, konting-konti lang naman ang diferensya. Kumbaga sa ano, eto mahigit konti, 1 feet. Ayan. Teka lang, paipanan ako ng konti. Hindi mape-perfect yan pagka mano-mano ang tupi. Pagpok-pok pa lang. Ayan, kung mapapansin nyo yung dulo ng 1 feet, eto. Ayan, diba? Sunod to. Konti lang naman ang diferensya niya. Humigit lang. Mga siguro 2 guhit. Mga 2 guhit niya. Isang guhit lang pala. Wala naman problema yon. Alagaan yung sukatin kasi pag gumupit kayo ng stainless na ganito,
May chance ang hindi nyo ipasok. Kasi yan, bubuin nyo muna yung square. Ito, itong mga pinadron natin pag nag-gupit nyo sa stainless. Bubuin nyo muna bago nyo ipasok dyan sa square na yan. Nakisalpak sa, sa pinakatabas niya. Ngayon, pag yun ay sumobra, umano siya, kumbaga sa ano, hindi nyo may sasalpak dito. May chance ang nakatutok lang. Pwede, kung sakaling 0-0 yung tutok, walang problema. Eh, paano kung hindi nag-0-0? May hirap pa kayo mag-spot. May chance pang umalon yung stainless. O, bali, yun lang. Kailangan, na-update ko lang. Bali, tatabasin ko na yung plane sheet. Natabas ko na siya. Dito nga pala sa pagtabas dito, yung, kung mapapansin nyo, isang padrol lang yung ginawa ko dito. Kaliwat kanon po yan, ha. Ayok, gaya nun. Baka parehas magawa nyo, kaliwa. Yung isa nyan, malabo. Ayan, may mga gasgas. Kailangan, kaliwat kanan. Halimbawa, eto, kunwari lang, ha. Binakat nyo sa stainless, eh, yung sticker. Yung sumunod na ibabakat nyo sa stainless, baliktarin nyo to. Para ang kalabasan, kaliwat kanan. Ayan, gaya nyan, oh. Baliktaran siya. Baliktaran siyang may sticker. Kasi baka mamaya, magkaparehas na yung isa, na ganyan din. Pangit ang stainless niya, may mga gasgas yan. Kailangan ang nasa labas yung may sticker. O, bali na-update ko lang yung pinakaano niya. Ngayon, gagawin natin, bubuin na muna natin siya ng square. Bali, ang gagamitin nating ano, TIG weld para malinis tignan. Bali, video ko ng konti. Yan nga pala kanina, yung video ginawa ko, ito yung papel, di ba? May guhit nga pala yung, ano, yung pinakagilid niya. Yan yung sinabi kong tutupin. Bali, tinupi ko na rin yun. Eto siya. Yung hindi siya tuping-tupi. Iskwala lang. Yan. Yan po kasi yung pinakahaharang doon sa round bar. Pagtayo niyan. Bali, mamaya makikita nyo rin kung anong sense ng pagkatupi niya. Kaya makikita nyo mamaya. Papaano ko rin. Tapos, bibidyo ko yung konting pagdikit ng square para makita nyo rin yung forma. I-update ko na lang mamaya. Bali, ang amperahing gamit natin sa TIG weld, bali 80 pa rin. Ayan. Basta plain sheet, kalimitang gamit ko 80. Hindi ko sure kung ano eh. Kung tama ba yung pinaka niya. Pero para sa akin, yun ang tamang timpla ng pag-welding ko. Bali, yun yung pinakagamay ko sa kanya. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa ito gamay itong TIG weld. Bali, nag-aaral pa ako dito. Wala naman kasi nagtuturo sa atin yan. Bali, na-update ko lang yung pinaka-lakas niya. Bali, tinalupa ko yung mga stainless. Eto na siya. Una nating i-welding yung side at saka yung ibabaw. Yan. Pagtatapatin natin ganyan. Kita natin siya ng ground. Yung TIG weld ang gagamitin natin. Bali, unahin natin yung pinakadulo. Yon, napitikan natin na siya ng isa. Sunod natin yung bandang gitna. And then dulo. Bali, yan yung pinaka-welding niya. Dagdagan pa natin para mas lalong matibay. Yan yung pinaka-welding niya, no? Bali yan, pag na-bapping yan, mawawala yung pinakasunog niya. Sa agandahan sa kanya, maliliit lang yung tama. And next natin yung kabilang side. Okay, bali, next natin yung pang-ilalim. Dito. Okay, bali, next natin yung kabilang dulo.
Pag magkakasapalakay nito, huwag yung kakalimutan tanggalin yung sticker kasi hindi didikit yung welding. Yan, bali, na-welding na po natin siya. Yan po yung kinalabasan niya. Tapos, next natin mamaya, pag naikabit na natin siya doon sa pangharapan, yung round bar. Ganito rin ang hubog ng round bar. Pa, ano din po, bali, 7 piraso po na round bar, nakaganyan po siya sa harapan. Mamaya po makikita nyo rin kung paano siya yan. Oh. Ngayon, sasalpa ko na siya doon sa square na binutas natin. Eto siya. Yan, sasalpak natin siya dyan. Bali, update ko na lang mamaya para mapabilis yung video natin. Ayan na po, nakakabit na siya. Bali, gagawin natin yan. Sa weld, pinelding ko siya sa likod. Kaya kung napapansin nyo, yan. Mga welding yan. Ito. Yan siya sa likod. Tapos dito, mga katrabaho, meron siyang takip. Pero mamaya na yon. Unahin muna natin yung sabi kong round bar dito. Nakatayo yun dito. Kung ano yung hubog ng gilid, yun din gagawin nating hubog ng round bar. Para naka-slide siya pa ganon. Naka-victory. Abali mamaya i-update ko yung pagbali ng round bar para makita nyo rin. Bali, tumabas tayo ng 7 piraso. Na round bar. Ito po siya, sakit lang. Yan po. 7 piraso siya. Bali, ginawa ko, bumasi ako dun sa padron natin. Ginawa ko yung tamang sukat, hanggang dito lang siya, 22.5. Ngayon, tatapat natin itong mga round bar dito. Hindi tinapat niya siyang ganyan sa padron. Ito yung tupi niya nung kanina. Bale, guguhitan nyo siya. Tapatan nyo siya dito sa guhit, no? Lang. Bale, ganyan, no? Guguhitan nyo siya dito. Ayun lang. Para alam nyo rin yung pagtupi nung ano. Hindi rin kasi basta ibento. Guhitan nyo siya dyan, no? Hindi na guhitan nyo na siya dyan. Pagbali nyan, nakasunod na yan doon sa may guhit. Ngayon, kung may umanuman ng kaunti, walang problema yon. Hindi nyo talaga basta-basta mape-perfect yung tamang pagbali. Saka, mga ano lang naman yung gamit natin, mga improvise. Pero, malaking bagay pa rin kung mape-perfect. Kaya yung mga iba, ginagawa, pag sumablay ng kaunti, sa susunod na gawa nila, na itatama na nila. Bali, mamaya papakita ko paano pagbali. Kanina, ginuhita natin yung isa. Okay na yun, no? Bali, pag tapat-tapatin nyo siyang ganyan, lahat po, guhitan nyo ng ganong sukat. Para nang sa ganon, lahat sila pantay-pantay. Bali, ngayon, babaliin natin. Tapat natin sa bendingan yung ating gagamitin. Ito, bali, ito yung ating gagamitin na bendingan. Ito yung in-improvise lang natin yung bendingan. Bali, yan ako lang yung pag-video. Tatama lang natin. Yan siya. Kung napapansin nyo yung guhit, eto. Dito nyo siya itatapat. Kailangan. Yan, kailangan pagsilip nyo ng ganyan, ayun yung guhit kung napapansin nyo. Eto sa daliri ko, yan, sa hinlalaki ko. Pag nakatapat na siyang ganyan, bali, babaliin nyo na siya. Teka lang, ilalapag natin ng pang ano. Wala tayong tiga video eh. Bali, bahagyan nyo muna. May padron tayo. Yung karton. Eto. Para makuha nyo yung tamang hubog. Pwedeng hindi nyo na maitapat, pero mas magaling kung itatapat nyo. Nang sama gano, may sumobra, konting ano na lang. Ya, gaya nito. Sumobra siya ng kaunti. Kaya ibabalik lang natin ng kaunti. Konting-konti lang po. Yan, okay na siya. Bali, video natin.
Kung mapapansin nyo, yung guhit, ito. Ayan, nakasunod na siyang ganyan. Next natin, tapatan nyo ulit ng round bar. O di kaya, di ba may guhit siya? Teka lang, kukunin natin yung pen. Ayan na yung pinakaguhit niya, no? Dito nyo siya guguhitan sa may kanto na yan. Kung napapansin nyo yung kanto na yan, para pag top E niya, i-stretch siya papunta rito. Bali, i-update ko yung pinakabali para makita nyo rin. Pero pala, pagkatapos nyan, pagkatapos nyong baliin, ibabakat nyo na lahat ng round bar. Bali, mamaya papakita ko para malinaw ang video natin. Yan, ganun ulit. Tatapatan nyo lang. Ayan yung guhit. Pag nakatapat na siyang ganyan, babaliin natin. Pero, silipin nyo to mga katrabaho kung nakalevel siya dito. Kasi pag bend yun yan, minsan may nakataas na pag-ganon, minsan nakaganon. Pilipit yung bending. Bali, kung napapansin nyo, diretso siya. Yan, okay yan. Pwede na natin siya baliin. Bali, baliin na natin. Balik sa dati. Sa dating diretso. Yan na siya. Yan o. Tignan natin kung naging okay siya. Aktualan tayo ngayon mga video. Ayun, okay na siya. Bali, tumapat siya doon sa gusto nating ano, straight. Yan. Pakikita ko sa inyo yung sample pag inilagay ito sa harapan yung inano nating square. Pakita natin. Ganito po ang paglagay niyan. Nandito po siya. Ayan. Tapos, kung napapansin nyo, yung hubog nito, yan, hubog din ng round bar. Para pag tinignan nyo siya sa side, naka-slide. Kung mapapansin nyo, naka-ganon siya. Ayan o, naka-slide siya, di ba? Nakasunod siya dito. Bali, pitong peraso ang gagawin natin ito. Isa sa gitna, dalawa sa bandang gitna, isa dito, bali, ano pala dito, dalawa, tatlo, dalawa, bali, pitong peraso. Ngayon, inaktual ko na yung pagbali. Okay na, diba, kung napansin nyo, maganda yung pagkakahubog nyo dun sa padron natin. Sabi ko nga sa inyo, yung sukat na ginawa ko, kung napapansin nyo itong guhit na to, hanggang dun lang po yan, sa, ano, padron lang po kasi ito eh. Ito lang po yung kuha na natin na sukat. Sa madaling sabi, ito lang po yung size na ginagawa natin. Magsimula dito, sa guhit na to, hanggang dun, sa kabila. Bale ito, wala to. Padron lang po yan. Ngayon, yung anim na natira, bali, gagayahin ko lang din yung isa. Ikakat ko na po yung video kasi nakita nyo naman po kung paano siya baliin. Bali, tandaan nyo lang po kung paano ko ginawa. Tapos, testingin nyo kung gusto nyo magawa rin ng sidechar. Nang sa ganon, makuha nyo yung tamang sukat. Ayan na po yung pitong perasong binali natin. Ngayon, kung mapapansin nyo, pare-pares yung bali niya. Ngayon, sunod natin, magwe-welding tayo dito ng pagkakapitan ng mga binali natin. Dito po natin siya papakipitin. Tapos siya, itong round bar naman na to, we-welding natin siya dito. Bali, update ko na lang mamaya. Ayan na siya mga katrabaho. Bali, nilagyan ko ng round bar dito, kung napapansin nyo. Tapos dito. Ganon din sa taas nito. Balikan natin para makita na. Ayan. Ngayon, di ba pare sila? Ito yung pinakagitna niya. Ayan, kung napapansin nyo, yun yung pinakagitna. Next natin, maglalagay tayo dito ng pinakapang allowance. Papasok natin itong isang round bar. Ganito. Para pare-pares yung taas niya. Bali, iyan ako muna. Wala tayong tiga video eh. Tama natin yung camera. Yan siya, no? Itatama natin.
Welding po natin para makita nyo rin. Yung bali next natin yung kabilang gilid naman. Kung mapapansin nyo siya, pare-parehas. Bali, gumagamit tayo ng pinakapang allowance niya dito. Sinisingit natin. Yan. Para pare-parehas yung pinaka ano niya. Next natin yung dulo. Yan din sa kabila. Next natin dulo. Tapos sunod natin dito sa kabila ulit. Customer tayo, guwapo. Yan, bali, okay na po. Naka, ano na siya, naka-forma na. Ngayon, next natin yung pinaka-plane sheet dito. Pero bago nyo siya sukatan, mas magaling kung papadronan nyo. Tapos, ang padron natin dito sa loob, ibabakat natin yung karton. Pag naibakat nyo na, saka nyo tabasin sa karton. Dito ang guhit para na sa ganon, makuha nyo yung tamang sukat nya. Pag nagupit nyo na sa karton, saka nyo na sa stainless para hindi tayo ma-reject. Yan. Bali, update ko na lang mamaya yung padron. Ay, dumating nga pala tayong customer. Ayan. Tala. Ayan, dumating. Si Papsep, ang pinaag-guwapong damusak sa bangkal. Yan po yung sidechair niya. Bali, gawa ko rin po ito. Ayan, sidechair na yan. Ayan, gawa din natin yan. Ayan, halos lahat. Meron po siyang mukhang Gundam. Yan po. Susunod nating mga vlog, magbablog ako na nagawa ko ng mukha ng Gundam. Yan. Lahat ng detalye niya, iano natin, i-video natin para makita niyo kung paano gawin si Gundam. Yan, lahat yan, lahat ng detalye na to. Abali, pinakita ko lang sa inyo kasi siya ang customer natin ngayong araw. Eto na, nakatabas na tayo ng padron. Eto. Bali, ginawa ko, sa likod ako kumuha. Sa likod siya. Ibinakat ko sa likod. Ayan. Kung napapansin nyo, may guhit na blue. Nandito, ayan, sa tapat ng daliri ko sa likod. Bali, eto. Ayan. At saka to. Bali, apat na guhit yan. Dito, magbebenta tayo. Pero, ito yung karton pa lang to. Tapos, di ba, nailagay nyo siya dyan, nailatag na. Babalik na rin nyo lang siya. Para doon sa isa naman. Halos magkaparehas lang yan. Ngayon, pag na okay na, pwede nyo na kang tabasi sa stainless. Nakabali ngayon, tatabasin na natin sa stainless. Ngayon, natabas na natin sa stainless, guguhitan na lang natin. Ayan, lagyan ko na lang tanda. Balik, pag naguhitan na, ibebend ko na lang.
Bali, pakita ko lang pagka okay na. Oh, nakabenta siya. Pinend ko na po. Bali, we-welding na natin. Sa likod din po ang welding. Bali, papakita ko na lang po. Okay na, bali, kabit natin. Sa likod yung welding natin. Sa likod lang po ang ano, ang welding. Para hindi siya kita. Ayan na po, nakadikit na isa. Ayan yung forma niya sa labas. Pansinin nyo, naka-slide siya. Ayan. Ganun din yung kabila. Lagyan din natin. Tayong flies para maipit natin yun. Nasa likod. Para yan na po siya. Malinis po siya tignan kasi nasa loob yung welding. Tapos, next natin yung dito. May design pa po yan dito. Pag ganito pa. Tapos, yung pinaka Chevrolet ang gagawin nating logo. Bali, i-update ko na lang po yung next na step. Ito na yung isang ilalagay natin, yung pinaka pagpapatungan ng logo. Bali, ang kinuha kong sukat dito sa dulo na to. Tapos, dulo din sa kabila. Ngayon, ayan na po siya. Ganyan ang forma niyan. Ngayon, yung pinakagilid niyan, meron siyang parang lining. Eto. Tumabas na rin po ako. Bali, dos media. Ang tupe, 1/4. Ngayon, tutupin natin itong may mga gatla na to. Napapansin nyo, ayan. Tupin natin yan. Yung may guhit para dito, itututok itong tinupi ko na may naka-eskwala ito. Bali, update ko lang mamaya. Bali, ito na siya na binuo ko na. Ayun yung welding niya sa likod. Yan, tapos, ayan yun, tinupihan ko siya dito. Yan na yung pinaka-forma ng ilalagay natin na pagpapatungan ng Chevrolet. Bali, nakaganito siya, mga katrabaho. Yan, ganyan ang forma. Yan. We-welding na lang po. I-update ko lang pag naka-welding na. Bali mga katrabaho, ayan na, nakakabit na siya. Ang welding pala niya, dito, sa gilid lang po. Ganon din sa kabila. Dito, ayan. Kabila ang gilid lang. Tapos, sa likod, doon naman siya sa pinakailalim. Ayan. Ganon din sa kabila. Ayan, dyan. Ayan, bali, yan ang forma niya. Yung Chevrolet, Chevrolet na lang po ang kulang. Mga trabaho, ito na yung pinaka Chevrolet na gagamitin natin. Tinabas ko na siya. Bali, ano siya? Nagpadron din ako sa kanya. Ngayon, ipinakita ko na natabas na kasi ano lang naman siya. Susundin nyo lang yung sukat niya kung sakaling yan ang gusto nyo gawin. Bali dito, 3 inches. Ayan. 3 inches yan. Tapos, yung pinaka patayo niya, nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo lakihan pa. Sa akin kasi 5 inches lang eh. 5 inches yung tayo nya. Tapos, yung dito, kayo na bahala kung gusto yung lapadan. Pero sa akin, 2 media lang to. Itong pinaka maiksi niyang ano, 2 media. Tapos, dito,
Bali, tres medya. Uno lang ang difference nila. Dito, parang ganito. Pag nag, ano kayo nyan sa padron, bali, yun niya, mag ano muna kayo ng padron para nang sa ganon, pag gupit nyo na stainless, siguradong tama yung gagawin nyo. E di, yun yung sukat niya, no? Ngayon, papalamanan natin niya ng sa mga gilid, kung napapansin nyo yung gilid, para maging makapal siya, tignan. Papalamanan natin ng uno medya, yung mga tinabas na plain sheet. Kaya yung mga retaso nyo, itatabi nyo kasi pagkano, kailangan din po yun. Bali, ganyan din ang gagawin dyan. Ayan. Tatakpan natin yung mga ano nya, mga gilid. Ayan. Bali, i-update ko na lang mamaya pag okay na. Bali, ito na siya, i-welding na natin. Tinanggal ko na yung sticker nya. Bali, gagamitin din natin TIG weld. Sinuna ko yung maikse. Kahit naman alin unahin nyo dyan, basta ano nyo lang, tuloy-tuloy nyo lang yung pinaka-paglining nya. Pero mas maganda unahin nyo yung pinaka eto, itong pa-cross na to. Unahin nyo yung lagyan ng lining. Yan na siya sa likod. Ito na po siya, yung pinakalikod niya. Next natin, yung dito sa pinaka-side niya. Ito, yung side ng cross. Pagkatapos po nun, ito na po. Pwedeng sa ibabaw, para mas madali. Kasi po, itatapat po natin siya sa stainless. Pagtapat natin doon para makuha natin yung tamang victory niya. Bali, update ko na lang po mamaya. Lalagyan na po natin yung pang-ibabaw niya. Unahin na natin yung pang-ibabaw. Bali, yung pang ibabaw at pang ilalim na ikabit na natin. Yan na po yung forma nya. Next natin yung pinaka side. Ito. Sa side ng cross. Ito. Thank you.
Sali, ito na po siya. Okay na. Yan yung pinakaloob niya. Ngayon, lalagyan pa natin yan dito sa side. Dito, para may takip. Ganun din sa kabila. Bali, apat. Ngayon, ikakat ko na yung video kasi masyadong mahaba yung magiging video natin pagdating dito sa paggagawa ng logo. Ito, itatakpan na lang naman yan. Basic na yung mga ano yan. Tapos nga pala, sa mga walang ganito, TIG welding. Baka matanong nyo, paano kung wala kaming TIG weld? Paano kami makagawa ng logo? Abangan nyo po yung mga next vlog ko. Ang gagamitin nating, pag wala tayong TIG weld, pag wala tayong ganito, gagamitin natin ismaw. Ituturo ko po sa inyo paano gamitin yung tiniktik na rod. Parang TIG weld din ang style niya pagka yung binanatan nyo siya sa rod. Pero wala po siyang pulbura, tanggal po yung pulbura niya. Kunwari ito, kunwari lang po. Ito yung ano, yung stick lang nung ano, ito po yung may pulbura. Ang kukunin lang natin, ito, tong part na to. Pero itong may pulbura, hindi po ito. Titiktikin nyo po para matanggal yung pulbura. Ituturo po paano pag-welding ng, ito lang ang gamit. Yung pinaka ano niya, pinaka gitna niya ang gamit sa ismaw. Tuturo po natin niya sa mga next bag natin. Paabangan lang po. Bali, ito na siya, buo na siya. Binapin ko na rin po. Ayan. Ngayon, nilagyan ko round bar sa likod tsaka sa ibabaw. Ibabaw at saka ilalim. Ngayon, kaya siya may round bar, tututok natin siya dito sa may harapan. Ayan. Bali, i-welding doon sa stick sa gitna. Bali, i-update ko lang pag nakakabit na. Ano lang naman siya, ispat lang naman. Po siya nakakabit na. Bali, next natin yung background niya. Para may takip siya dito. Bali, i-update ko na lang mamaya pag natabasan ko na. Mga trabaho, nakatabas na ako. I-binend ko na rin siya. Eto, uno pala yung bali niya dito. Ang balian natin yung parehin yung angle bar ito. Ipitan nyo na si clam. Hindi ko na ibinidyo kasi ganun din lang naman. Ipa-demo ko na lang po. Ilipita ko siya ng si clam. Uno po, pinalo ko po dito sa kabila. Sinapinan ko ng kahoy. Tapos, binutasan ko siya ng 2 inches. Magsimula dito sa dulo, sa ibabaw, hanggang dito 2 inches. Tapos dito, magsimula naman dito hanggang dito, medya. Ngayon, apat yan na butas para dibaklas siya. Hindi pwedeng hindi dibaklas yan kasi ano, yung pag may ayusin kayo dito sa loob, bale ito, papakita ko. Pag may ayusin kayo dito sa loob niya, yan yung takip eh. Takip niya yan dyan sa ano na yung part na yan. Ngayon, matatanong nyo, paano ko naman siya binali ng pagganito? Sa hita lang po yan. Itinungo kong ganyan. Ayan. Ginanyan ko lang siya. Ngayon, maglalagay tayo ng flat bar dito sa likod ng butas. Sa likod po ng butas ha. Ngayon, yung flat bar na ilalagay natin, may butas din. Ang size niya sa gamit, 10. Dito, ayan. Ngayon, i-welding natin yung pinaka-nut doon sa flat bar para hindi na natin siya dudukutin papunta doon sa likod. Pag naka-ispat siya, dito lang ang turnilyuhan niya. Parang may trade na rin yung flat bar. Bali na ganyan siya pag ikinabit. Yan. Kailangan nakaangat siya dito sa flooring, sa baba. Para yung flooring niya hindi maiipit. Pag magbabaklas kayo ng flooring, madali na. Yan. Bali, dibaklas kasi din yung flooring natin. Yan. Ganyan ang kalalabasan niya. Bali, i-update nyo na lang mamaya pagka okay na. Ayan na po, bali, nakalagay na siya. Yung flat bar na sinasabi ko, winweldingan natin ang nut sa likod. Tapos, etong ulo ang nasa labas. Yan, bali, apat na tornilyuhan. Yan na yung forma niya. Siya yung background nung ginawa nating harapan. Bali, next natin, yung pinakadila. Yung dila-dila niya dyan sa ilalim nung ginawa natin.
Bali, update ko mamaya. Nakatabas na pala ako. Bali, ito yung natabas pala na flat bar. Binutasan ko na rin po. Ayan. Tapos dito kung mapapansin nyo, ginatlaan ko. Saka dito sa kabila. 7. Sa inches po yun ha, 7 inches. Tapos ang butas dito sa dulo, 2. Ganon din sa kabila. 7 inches yung gatla. Tapos dito, 2. Kaya po yan may gatla para pag bend mamaya, ibe-bend po natin yan. Ito, papaluin para bumilog. May diskarte pala dito. Ang diskarte niyan, para bumilog siya ng kagaya nito, itapat niyo po siya dito sa ano na to. Bilang diskarte ko, yun yung pinaka madaling paraan. Parehas pa ng hubog ang mangyayari. Kasi nasa harapan siya parehas eh. Ayan. Bali, update ko na lang pagka nakabali na siya. Bali, dito natin siya binali. Pinukpok natin ang martilyo para kumurba siya. Ayan. Ayan, naka-curve na, naka-kurbada na. Bali, itong may ano, yung may gatla, kung napapansin nyo, yan yung tutupin natin. Tapos, tinapat ko siya dito para siguradong magkahulma sila. Ayan. Bali, tutupin ko na muna bago ko ipakita sa inyo. Yan na po siya, nakabali na yung pandila. Ayan. Kung mapapansin nyo itong ginawa ko, ginuhitan ko yung kalsada. Diyan ako kumuha ng padron. Ayan. Ginuhitan ko dulo-dulo. Para nang sa ganon, kung parehas yung pagkakaliko niyang ganon. Kailangan talaga meron yan. Itatapat nyo sa guhit. Kahit sa papel. Para lang ma... Eksakto nyo yung pinakakurba niya. Ayan o, mapapansin nyo yung guwet. Saktuan lang. Ayan. Pag binaliktad nyo, ganun din siya. Kailangan parehas lang. Ayan. Parehas lang siyang tapat sa guhit. Pag binaliktad yung ganun, ganun pa rin. Kailangan puro ganun. Kasi pag hindi, may chance na tabingin yung kabila. Bali, in-update ko lang po. Ngayon, next natin, babakat na natin siya sa stainless. Ganyan na natin siya. I-actual po natin kasi may chance ang maluwag dito sa unahan. May chance ang masikip doon sa kabila. Mas maganda naka-actual siya. Bali, okay na po. Winelding ko na po siya. Bali, sa ilalim po ang welding. Yan po. Yan. Ngayon, yung pagtabas ko pala nito, may lalagay tayo spoiler dito. Magkadikit po siya pag tinabas nyo. Eto po yon. Ayan o. Kung papapansin nyo, tinin nyo yung letra ng ano, halos magkaduktong. Yan po, ang iingatan nyo pala. Nakalimutan ko sabihin. Halimbawa, binakat nyo dito yung flat bar na pinakita ko kanina nakabend. Huwag nyo siyang sesentruhin. Sa gitna lang po ang tabas. Ingatan yung huwag lumagpas daw kasi pag lumagpas kayo, paglagay nyo ng pang gilid, yun dito, kung mapapansin nyo, di ba may butas tayo dyan. May pang gilid dyan, siguro mga 2 inches sa mga ano, ang kapal. Tapos, sunod nun, yung ano na. Yun, itong pinakapang ilalim. Ito yung pinakapang ilalim. Yan yung spoiler. Kaya kailangan, ganito magiging forma nyan. Maglalagay tayo ng 2 inches, di ba? Dito. Tapos, yung 2 inches na yon, may tupi yon sa ilalim. Mga ganyan din po sa may guhit na yan. Nakapasok pa ganon. Siya naman pagwe-weldingan naman natin dito. Kaya nakaganyan ang forma niya, nakaangat. Ayan. 2 inches po ang angat niya. Bali, sa kung magtutupi kayo, mga 1/4, mga media. Media na ang isobra nyo sa 2 inches. 2.5. Tapos, 1/4 yung tupi. Sa taas, at saka sa baba. Bali, in-update ko lang. Nakatabas na tayo ng pang-lining niya doon sa spoiler. Ayan na po siya, tinutupi ko na po. Bali, ito po yung pinaka-tupi niya sa ilalim. Gagawin natin. Hindi ko na po i-video yung pagtupi kasi hahaba pa yung video natin eh.
Mga katrabaho, ito na po yung pinaka ano natin. Kung mapapansin nyo, marami siyang gatla. Pagkatapos ko siya ibendang ganito, ginatlaan ko yung pa-curve niyang ganon. Para nang sa ganon, kumurba siya. Ayan o, mapapansin nyo. Pero sa iba, sa ilalim lang po yon. Sa ibabaw po, hindi. Kasi, pagka ginanin nyo sa ibabaw, pangit po siya. Bali, mangyayari, ganito lang siya sa ibabaw. Ayan. Nakatupi lang na ano. Ngayon, itong ganito, kung napapansin nyo, yung may alon, pagkatapos nyo po siya ilapat, pipit-pitin nyo po yan para maganda yung hubog niya. Tapos, inuna ko palang butasan yung gitna. Alimbawa po, ayan po siya. Tatapat nyo ganyan, di nasa gitna na siya, butas, tornilyo nyo po. Pagka-tornilyo nyo po, isusunod nyo itong pinaka, itong lining, eto. Susunod nyo siya, pagkatapos, makikita nyo yung pinakadulo niya dito. Halimbawa ito, yung dulo niya, guguhitan nyo po yun. Yan po yung gagatlaan nyo ngayon, para matupi nyo pag papasok. Para lapat na lapat po siya. Bali mamaya, i-update ko yung pinaka pagkatupi niya. Ayan. Basta sa ilalim po ang may gatla, para makuha nyo yung tamang kurba nito. Ayan. Tatapat nyo po siya para pagdating doon sa dulo, gagatlaan nyo rin, parang ganito, ayan. May gatla siya. Bali, i-update ko na lang pag okay na. Papakita ko rin yung kung paano siya naging ganon. Bali, yan na po siya, nakakabit na. Siya nga pala, Toto, yung sabi ko nga yung pupukoy natin. Bali, pag napukoy nyo yan, magiging pantay na po yan. Ganito po ang kalalabasan niyan. Tapos, dito pala sa likod, ito yung kinalabasan niya. Kaya po siya meron ganito pagkakapitan natin ng pinakadila. Ito po yon. Para pag inispat po natin siya, ayan, dyan po natin siya iispat. Tapos, kung paano ko siya nakuha yung liko niya, yun niya sabi ko, ginatlaan ko yung pinaka-curve. Pagkatapos ng curve, gatla ulit, papunta dun sa sulok. Ganon din po sa kabila. Ngayon po, siguraduhin nyo pong mahigpit yung tornilyo. Ayan, gaya nito, medyo kawang pa. Mamaya, higpitan ko pa po yan. Para nang sa ganon, pagka ikinabit nyo itong dila, yung pinakaano niya, design niya, hindi na siya mababago. Kaya kailangan mahigpit na po yung tornilyo natin. Bali, in-update ko lang. Bali, mamaya, next natin yung dila na. Ititigweld ko na lang po siya para madali. Ayan na, mga katrabaho, bali okay na siya, naka-welding na. Ngayon ang next natin dito, round bar. Paikot po yan, lalagyan natin para matibay po siya. Tapos sa likod, bali winelding natin siya dun sa nakatupi. Tigweld ang ginamit ko po dyan. Yan po. Bali, round bar na lang po. Tapos dito, maglalagay pala ako ng round bar. Pinakapatigas niya rin. Bali, update ko na lang mamaya. Okay na, buo na yung pinaka round bar. Bali, kakabit na po natin siya sa harapan. Ganyan po. Iwe-welding na lang po. Bali, update ko na lang pag naka-spot na. Tapos, dito nga para sa ispatan niya, kailangan merong allowance. Ayan. Bali, lalangisan natin mamaya para yung mga tarsik-tarsik hindi maano dumikit. I-update ko na lang mamaya. Ano po, nakakabit na siya. Bali, yan yung forma ng harapan niya. Tapos na po yan, yung pinaka-harap na yan. Yan na po yung pinaka-finish ano niya. Ngayon, yung mga sunog-sunog na konti, babapingin na lang po natin. Tapos, eto nga pala, nalimutan ko sabihin, hindi po yan buo. Dito po, may putol yan, tsaka dito. Bali, ang ibinend ko dyan, eto lang. And next na nating binend, eto na. Papunta doon. Tatantyahin nyo na lang po kung ano, pag ngayon, okay lang, kung sumobra, walang problema. Ngayon, putulan nyo na lang kung sakali man sumobra, papunta rito. Tapos, pag inispat nyo siya, medyo puruhan nyo ang ispat para maganda yung maging kalabasan niya. Tiyo, ganun din sa kabila. Yan. Punuin nyo lang yung spot tapos bapingin nyo para magandang tingnan. Para hindi halatang dinuktungan. Yun, bali, okay na yung ano natin.
okay na yung sa harapan natin. Bali, part 12 na po tayo. Sunod. Paabangan na lang po yung part 12 kasi po masyado nang mahaba yung ano natin, video. Siguro mga next natin ito tong sa likod na. Kasi tapos na tayo sa harapan. Ito na yung type niyan sa likod. Tapos yung sa sandalan. Ayun, yung ano na yon. Tapos text natin, bapping na tayo. Pakikita ko sa inyo kung paano i-bapping yung mga ganito. Lahat ng balang gagamitin, papakita ko po para matutunan nyo rin yung tamang pag-bapping. Bali, kita-kita lang po tayo sa part 12. Maraming salamat po sa pananood. Subscribe po kayo. Maraming salamat. Mga katrabaho, shoutout po tayo. Sinashoutout ko po si Cristobal Quartel at saka si Rex at saka si Roger Kitchen. Shoutout po. Shoutout din kay Alan Tinidero, mga kaibigan ko po sa Ubcob at saka si Gilbert De Sosa. Maraming salamat po sa suporta. Huwag po sana kayo magsawang manood. Tapos yung mga hindi pa po nagsasubscribe, sana po pasubscribe po ng channel ko. Pasupport po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Lalo na sa 500 plus na subscriber ngayon. Huwag po kayo magsawang manood sa aking channel. Yun lang po. Maraming salamat.